Check the mic and make sure it sound right, boys. Yo, what's up, mga tropa peeps? Yo, what's up, mga tropa peeps? Yan, welcome po to my channel. At yan, welcome balik ulit kayo. Sabi ko, bro, hindi ka pa naman akusado. Ipaglalaban ka. May mga abogado naman tatay ako. Oo, no, hindi. Ganito. Pag-i-dismiss ko yung kaso. Pag-i-dismiss ko muna yung kaso. At saka siya harap. Para wala na siya patatakutan. Yun, ang maganda. Pag-i-dismiss ko muna. Pag labas ko, pag nakapas na nag-petition to, nag-petition for bail ako. Pag nag-petition for bail, pwede na siya lumutan kasi nabilang ko na yung pangalan niya eh. Tama, tama. Pag-i-dismiss ko na ngayon yung kaso. Yung bouncy nga sa, ano, no, sa 9-1, palpak din eh. Palpak din ako eh. Palpak ako. Ito, pangalawang beses naman, hindi na naman sa'yo. All day na. Miss Identity na naman. Oo, eto na naman. Oo, eto naman. Bouncy siya eh. Malaking pera mo na yung trainer. Malaking na. Paano nangyari yung boss? Kapag di ka pala ng pera, ano eh? Ayaw kila Bay. Tinataan lang nila sa proseso, maniwala sa hindi sila sang-ayon. Yung ibang division ng NBA, hindi sang-ayon. Kaya nasisira ang bureau ng dahil sa cybercrime, sa ginawa nila. Kaya lumabas eh. Kaya nanahimik sila eh. Dahil sinampahan na ng kaso ng check si Bay. Kaya lumabas na talagang totoo nga na may extortion na nangyayari sa to. So yun yung iniimbestiga ngayon. Teka lang, boss. At malahan na kasi yan. Karasuhan pa ni Atty. Castillo. Yun, tuloy niya. Tuloy lang yan. Para at least eh, pang support. Hindi pa po nagkakaso, ha? Si Atty. pa. Si B, sa totoo lang, boss. Sinusukan na nila yan. Oo? Oo, sinusukan na yan doon sa loob. Sa totoo lang. Walang kumakampi dyan. Yung Labing. Oo, pero yung ibang division, boss, marami kasi mga division yan. Saklo niya lang yung cybercrime eh. Hindi naman niya hawak yung anti-terrorist group, anti-graph. Hindi naman niya hawak eh. Yung CID, hindi naman. May mga kanya-kanyang division. Yung saklo niya lang yung cybercrime. So, dun siya, yung division niya lang, yun yung questionable sa Euro, sa kayong director. Eh, sip-sip siya dun eh. Alam mo naman mag-resip yun, parang bakla yun. Kung makikita mo yung mga text, eh makikita ko yung mga text namin yan, yung conversation namin kung paano kami magtapos. Eh yun, dalipuda. Parang bakla lang kasi nagsasabi ng gano'n. Kaya nga si Yama, yung nakausap ko eh. Sabi ko wala ka pa dyan, yung nandyan ako, kako. Kailan ko lang, 20. Eh ako, yung background mo ako, mula 2000, mula kay Director Opinion. Hanggang sa kaingat dula. Kung tinatameme siya, kung hindi mo pa ibang validate,
tingnan mo si John Brosa siya, yung pinakamatandang NBA agent ng anti-graft sa pagiging anti-terrorism. Pinalidate nga. Ano ba, sumama ka na lang sa amin. Sabi niya sa akin. O sabi, teka muna, hindi ako sasama. Bakit? Ang pinaglalaban ko, ating katabangan. Pangalawa, hindi ko kilala yung sinasabi mo, Francis. Inaano ko yung division mo, ako linisip mo, nakakasama ka ako ng timahin sa atin. Text ka naman, sama ka na sa grupo namin. Asa akin ang text yan. Hindi niya alam na nakakausap ko si Yama, hindi niya alam na nakakausap ko si Atty. Johnny. Ay, natimbrehan ako ni Atty. Johnny na may napatay sa NBA. Anong ginawa niyo? Tapos yung apat na tao, yun ang ginawa niyo. Masyado yung pinahirapan. Huwag na naman ako. Tapos sabi niya, sino nagsasabi sa'yo? At yung bata mo dyan, sa loob ka ako, sabi ko kung o yung abogado mo, ako. So mula nun, nag-away-away yata sila. Pakipakilin, para bang nagkaroon sila ng isang meeting at nagtanong si Big Puta, sino na sa inyong hudas? Ang nagsabi sa akin si Johnny. Kaya binigyan niya ako ng tips. Inuhuli ko nga siya. Sabi ko, sa susunod, pap, titingnan ko yung suot ko, pati print mo kung ano suot mo eh. Kasabihin ko sa'yo. Para mapatunayan ko sa'yo, maraming hudas din. Yung isang ginagawa mo ngayon, ikaw din ang maano pa ako, malalagay sa alangan. Tapos medyo nag-lilo na siya. Dati puro mura siya. Dati, mura. Minumura na ako eh. Sabi, hindi tayo ganyan ako. Professional tayo. Sabi mo, abogado ka, CPA lawyer sa lampanan. CPA lawyer? Oo, CPA. Ako lang yung galing mo naman, na-assign ka sa ano. Paano mo niya? Kasi ang director usually yung background niya. Ito talaga. Abogado. Kasi pag may problema, at least. Chief, matagal na siya eh. Kaya, dami ng na-extortion. Ano ang katawan ng pati ka po na sila? Okay na ako? Tingin ka sa hindi gagawin ni Big Puta. Hindi, gagamitin niya. Pag hindi siya nag-public. Pag hindi siya nag-public ang policy. Okay. Hindi. Basta ang magpapalakas sa'yo at taong bayan. Ay, yun ang lumangas sa'yo. Then, kahit kasi nung mataas dyan, pag ang taong bayan ang nasa tigod mo, hindi ka kayang pamgayin na yan. Ay, taong bayan ang magmahal sa'yo, Francis. Alam mo, sa totoo lang, pwede mo magkakaroon ko ng pagkakataon na ako ng experience ng TV. Sa'yo mga nga. Sa'yo na tatanggalin ko Congress. Tatanggalin ko Senate. Oo, Parliament, Government. Hindi. Hindi yung dapat yung pera ng Pilipina, yung 6 trillion na budget taon-taon. Ang hinitigay mo lang sa pao yan, 6 trillion yan! Ang hinitigay mo lang sa pao, may pita na lang mga isyan, 200 million Pilipinos! Ang trillion na lang yun! Yung 200 million na Pilipino, kasi mo, pita na lang mga isyan, 4 trillion na lang yan. Laki na. Diba? Eh, ang budget natin, 6 trillion! Annually? Annually. Ano yung 6.3 ang budget natin taon-taon? Eh, nabupunta naman sa Congress. Yes. Pagkara, huwag niya ko sa tao yan. Oo. Di ba? Francis, kung halimbawa maging senador ka, buwagin mo oligarko. Yun lang nagpapahirap sa atin, yung oligarko. Ikaw yung magiging boses namin. Kapatid, hindi pa ako kapitan eh. Hindi nga ako kagawad ng pangalit. Ito mo yung ginawa ko. Uwi na yun. Uwi na ako. Uwi na sa division ko ng lugar. Puro. Alam mo ba kung ano nakatira doon? Pag-tribal eh ha? Ano nakatira ni Green Meadow? Yeah. Ang mga nakatira doon, minimum na yung sila doon. Po. Sige. Presidente. Ating presidente. Oo. Asawa ng ating
ang hatid ng dating presidente, senador, senador, dating senador, mga naging senador, assemblyman, Policarpo, yan na si Pino Sam. Ang tindi ah. May-ari ng Agusta Philippines, may-ari ng Fortaleza, may-ari ng SM, ano na si Pino. Maganda nga nangyari na nangyari yung naging sitwasyon mo, napakaganda. Ang ganda ng epekto. Perfect. Alam mo, alam mo yung politiko, hinangat yung kasikatan ko. Pero wala. Lahat ng politiko, hinangat nila na may magkaral sa kanila sa taong bayan. Eh, wala nga makikita ang politiko, may mga taong bayan eh. Ito ko nga sa perfect lang. Boss, matanong kita. Oo. Oh, matanong kita doon sa mga natulungan natin. Ano ba masasabi mo? Ha? Yung mga natulungan mo na hindi naman nagsimpatsya. Asa na kaya yung mga ito? Hindi. Hindi. Doon sa mga natulungan ko na hindi nagsimpatsya. Hindi ko naman purpose yung kanilang simpatsya. Okay, the only purpose is to help. When I see my people dying there in times of Holocaust, I could not just sit in my chair, stay in my panic room while my people are dying. Yes, agree ako dyan. Hindi ko kaya yan. Tama. Kinakamusta nyo ako? Eto ayos lang naman. Hanggang ngayon ay tinatama ang maling nakaraan. Patawad nga pala sa lahat ng nasaktan at nasugatan ng mga salita kong maanghang. Pero mag-aayos, siguro wag na lang. Kung gusto nyo ng plastikan, wag ako, iba na lang. Ngayon binibigyan ng tiwala, bilang na lang. Malamang baka madali na naman ng alamang. Kaibigang tumalikod, tinuring na kapatid. Kinalimutang inalalayan ko siya sa pagtawid. Hindi mo dapat nagawin na sirain ng palihim ang taong nagturo sa'yo ng liwanag sa dilim. Kasama mo ng matagal, nagawa mong kagating. Ganon ang ahas pagdutong kahit sino tutuklawin. At sa mga nagtatyaga upang ako'y pabagsakin, bilib ako kahit papano, sinubukan nyo pa rin.